Sa nakaraang video, nagulat ang prinsipe dahil di niya inaasahang darating bigla ang mga dwarves sa Fahilia. Hindi naman makapaniwala si Aiken na siya ang gumuhit ng blueprint at pinagtanggol ito ng escort knight niya na si Aisha. Pero bago natin ipagpatuloy ang istorya, shoutout muna sa inyong walang sawang nanonood. Maraming salamat sa inyong suporta. Balik sa kwento, hindi pa rin talaga sila makapaniwala na si Prince Errol ang gumawa nun. Ilang beses ba daw dapat ulit-ulitin ni Errol na siya ngayon at wala ng iba pa? Bakit ba daw hindi nila ito matanggap at paulit-ulit na tinatanong? Isa pa, napatanong siya bakit nandun sila sa Fahilia. Kung pinadalhan daw sana siya ng liham ng mga ito, Noel kum sana niya sila ng mas maayos. Sagot naman ni Aiken na hindi daw nila style ang ganong mga conversation pa. Anyway, based daw sa pinadala nito, mukhang ang gusto ng prinsipe ay ang eco-mission ito sa kanila. Sumagot naman ang bida na oo daw, wala kasing skilled na blacksmith sa kanila na kayang gawin ito. Mahirap daw gawin ang gusto niya gamit lang ang kamay. Imposible daw ito, sabi ni Aiken. Naisip naman ng bida na tila ma-pride talaga ang mga dwarves, buti na lang daw at nakinig siya sa payo ni Damon. Muli, sinabi ni Errol na siya ang gumawa ng blueprint. Kung nagtataka daw sila paano niya ito nagawa, iyon daw kasi ay dahil genius siya. Buhat bangko nitong sinabi na nagawa niya yon ng mabilisan dahil henyo siya, so bakit daw ba ulit-ulit nilang tinatanong ito? Ano pa daw ba ang dapat nilang marinig? Kahit nga daw gamit pa ang paa niya, kaya niyang i-drawing iyon. Kung malalaman lang daw nila ang mga nagawa niya noong bata siya, siguradong mahihimatay sila sa pagkagulat. Medyo mayabang din tong prinsipe eh no? Well, napaisi na lang si Aiken sa mga kwento niya. Sabi nitong, well, bilib naman daw siya dito at convinced na siya nga ang gumawa nun. Gusto niya lang makasigurado dahil ang iba, nagke-claim ng gawa ng iba. Natuwa naman ang prinsipe dahil gumana daw ang teknik nito. Para makumbinse ang madman, kailangan niya raw magpanggap na baliw rin. Ngayon, oras na para simulan ang negosasyon. Sinabi nitong gusto niyang eco-mission ito sa kanila, pero pinutol na siya ni Aiken doon at sinabing buo na raw ang kanilang desisyon the moment na hinanap niya sila. Sila na raw ang bahala sa proyekto. Nagulat naman ang bida dahil hindi niya inasahang kukunin nila agad ang trabaho. Hindi pa nga napag-usapan magkano ang babayaran at iba pang mga detalye sa project. Hindi na daw ito mahalaga, sabi ni Aiken, sila raw ang nagdedesisyon whether or not tatanggapin ang trabaho. Dagdag niya, hindi ba raw kailangan nilang umoo muna para ipakita niya ang kadugtong ng blueprint. Alam daw niyang hindi pa ito kompleto. At nagulat naman ang bida doon. Sabi ni Errol, hindi naman daw niya nais na i-prank sila dahil pinakita niya lang ang isang parte ng blueprint. Hindi naman daw siya mesisi ng mga dwarves dahil para sa mga inhinyero, technology is life. Gayunpaman, kitang-kita na daw siyang makita ang kabuuan ng blueprint. At dahil interesadong interesado sila, hinailan ng bida ang drawer at ipinakita ang isa pang papel. Kukunin na sana ito ni Aiken pero binawi ito ng prinsipe habang nakangiti. Parang pinaglalaroan pa nga ang mga dwarves, kaya tinawag siyang bastard ni Aiken. At loko-loko talaga tong si Errol. Inasar pa sila lalo nang iaabot pero biglang babawiin ng paulit-ulit ito sa kanila. Sabi nitong, syempre hindi niya pwedeng basta-basta na lang itong ibigay sa kanila. Kailangan daw muna nilang gawin ang nauna niyang binigay sa kanila, tsaka niya na ipapakita ang next part ng proyekto. Nanginginig naman sa galit si Aiken dahil sa pilyong prinsipe. Sabi nitong, gawin muna nila iyon para daw makuha ang tiwala niya o baka naman daw hindi kasi nila kayang gawin yun una niyang ibinigay. Dahil doon, napa-oo na lang si Aiken at sinabing maghintay lang daw ito kapag natapos na nila. Kitang-kita ang inis sa naglalagablab nitong mga mata. Hindi naman makapaniwala si Errol na gustong-gusto talaga nila ang blueprint na iyon. Nung una, akala niya daw okay lang na ibigay niya na sa kanila ang kumpletong blueprint, pero ngayon, nagbago na daw ang isip niya. For now, gagamitin niya muna itong bait para mapagtrabaho sila ng ganado. Kung gusto daw talaga nilang makita ito, then siguradong pagbubutihin nila ang paggawa ng unang parte. Tuwang-tuwa naman ang prinsipe dahil sa kakaibang dedication ng mga dwarves na nakaka-entertain daw sa kanya. Hindi nagtagal, bumalik na sina Aiken na tila wala pang tulog dahil sa mga eye bags nilang nangingitim at sinabing na kumpleto na raw nila ang unang parte ng proyekto. Nakasmile namang sinabi ni Errol na good, next. At ayon, gawa na din agad ang susunod at parang nagpuyat pa sila para dito. Nasa lapag na nga ang ibang dwarves.
hindi naman makapaniwala ang bida na napakagaling daw talaga nilang gumawa at sa sobrang dedicated, hindi na sila natutulog para lang matapos ang proyekto. Naliligo naman ito sa CR nang biglang pumasok ang mga dwarves at sinabing ibigay na ulit ang next blueprint. Sumunod na eksena, tila nahuli ng dwarves ang bida na merong hawak-hawak na libro na parang hindi pang bata. Ano kaya yon? Curious ka ba rin ba kung anong libro ito? Check mo yung link sa comment section. Inistorbo na naman siya nila Aiken na sinabing kinumpleto daw nila ang lahat exactly sa kung ano ang sinabi nito. Nakakatakot daw ang sobrang pagiging passionate ng mga ito sa trabaho. To think, na natapos nila lahat iyon in less than 10 days, nakakabilib daw talaga. Kininfirm naman ng prinsipe kung gumagana ba daw ang paper making machine ng tama at curious kung kamusta ang finished product nito. At ipinakita ni Damon sa kanya ito nakakabilib daw dahil sobrang linis tignan. Again, proud namang sinabi na syempre sino ba daw ang nagplano ng paggawa nito. Sa likod, tila irita naman si Aiken dahil sa laki ng ulo ng bida. Kung ikukumpara daw kasi ito sa mga papel doon na hand-dried, itong gawa nila ay maganda dahil sa machine na ginamit sa paggawa. Isa pa, ang raw material nila ay ang mga puno na sobrang rami daw sa Fahilia. Siguradong hindi raw sila mauubusan nito hanggang sa nabubuhay siya. Tinanong naman ni Aiken kung okay na ba ang ginawa nila at sinabi niyang oo. So ngayon, nagpatulong siya na punuin ang espasyo na yon ng maraming paper making machines na tila ikinagulat nito. Unting panahon na lang daw at makakagawa na sila ng mga papel na pwede nilang mabenta. Ang tanong is, ano ba next niyang dapat gawin? Syempre, ang ibenta daw ito. Minit ng bida si Lycan Ainrest na nagpakilala sa bida. Dapat daw bang tawagin niyang Lord of Fahilia ang prinsipe, ikinagagalak niya raw na makilala ito. Siya pala ay ang nakababatang kapatid ni Lady Livana which is tito ng bida. Naghahanap daw kasi siya ng someone sa pamilya ng nanay niya na pwedeng maging in charge sa pagbenta ng mga papel and tada dumating na ang tito niyang si Lycan. Hiningi daw nito ang pinakamaasahang tao sa kanila since importante ang item na yon. At tila kumbinsido ang nanay niya na wala nang iba pang mapagkakatiwalaan sa proyektong iyon kung hindi ang kapatid niya. Napatanong naman ito, nasaan na daw ang special product na iniisip niyang ibenta. At ipinakita niya ang mga ito sabay sabing tiwala siyang quality ang papel na pinoproduce nila. Na-amaze naman siya dito at napatanong kung papel ba raw talaga iyon. At sinabi ng bida na oo. Nagpaka-honest naman si Lycan sa prinsipe at sinabing nung nalaman niya raw na papel ang napili nitong ibenta. Nag-doubt daw ito at naisip na mukhang mali ang naging desisyon niya. Nagulat naman si Errol dahil sa sinabi nito. Pero dagdag ni Lycan, ang quality daw ng papel na yun ay sobrang layo sa high quality products na available na ngayon sa market pero ang presyo mas mura pa sa parchment. Si Gardong mag-start daw talaga ito ng revolution. Isa pa, narinig niya raw na ang mga nangangalakal ng papel ngayon ay humihingi ng mga unreasonable na demands pagdating sa papel. Umunti na ang imported na paper pero pataas ng pataas ang presyo nito. So no choice daw ang lahat kung hindi bilhin ito sa mataas na halaga sa simbahan o sa royal family which is of course good thing sa kanila pero hindi sa mga mamamayan. Sa isip naman ni Errol na sa mundong iyon daw, nagdudulot ng maraming problema ang monopoly. Ang problema daw ngayon ay kung paano magre-react ang mga merchants ng papel ngayong maglalabas ito ng bagong produkto. Sagot naman ni Errol, na huwag daw itong mag-alala, wala naman daw silang rason para atakihin sila. After all, ibang-iba naman daw ang produkto nila sa mga meron na ngayon. Sa isip ng tito niya, to think na magbebenta ito ng produkto na hindi lang better quality sa iba pero gamit ang unique technology, nakakabilib daw talaga. Meron pa raw bang mas pay perfect pa dito? Sinabi nitong simulan na raw nila ang sales plan agad, dahil daw sa kanilang reduced revenue, ay seset niya ang distribution plan kung saan pinakakailangan ang papel. Natuwa naman ang bida dahil sa nakikita niyang excitement sa mga mata ng tito niya. Tila naging serious merchant na daw ito. Siguradong maipagkakatiwala niya raw ito sa kanya. Ngayon, oras na raw muli para makagawa ng maraming pera. Nakakabilib naman talaga ang mga blacksmith na natapos ang machine in less than 10 days. To think hindi pa nantaga sa singil yun ah. Happy lang silang makagawa ng ganong proyekto. Ang tanong, kaya pa kaya ng powers nila ang next project which is mag-produce ng marami pa nun. Alamin natin sa susunod na video. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe.
pindutin mo na din link sa comment section para mapatawa kita at ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.